pork belly with the string beans. Ito. And baby sweet corn. So, unang gawin natin ay i-slice natin yung pork belly. Tanggalin natin muna yung taba para hindi tayo ma-high blood. Yun, tapos yung taba, oh grabe, kapal. So ayan, natanggal na yung mga taba. Sobrang kapal, kasing kapal ng mukha ni Marites. Joke lang guys. Yun. So tapon natin yan kasi nakaka-high blood yan. Yan. Then, slice natin ng ganito. Manipis lang. Yun. Ayun. Tanggalin pa rin natin yung mga iba kasi sobra talaga yung taba niya. Mahirap na magkasakit. Tsaka ayaw din ng mga amo ko ng sobrang taba. Tinatanggal namin talaga. Yan, tapo na yan. Grabe oh. Okay na yan. Kasi pag na-fry yan, mawawala din. So, ito na siya ngayon. Rerekaduhan na natin. Para i-marinate natin at least 10 minutes or di kaya mas matagal, mas masarap kasi naibabad na talaga yung ano yung mga ingredients na pamenta, then asukal isang kutsarita lang yan. Tapos cornstarch. Yan. Konti lang kasi pang marinate lang. Then, ito. Light soy sauce. At saka, konting chicken powder. Pang pasarap. Yan. Yan. Haluin mabuti. Para yung ano, ingredients niya ay ma-anuhan lahat ng karne. Tapos para hindi maging dry yung ano, yung karne, kailangan din natin lagyan ng konting manteka. Ang ginagamit ko dito is yung olive oil. Pwede rin lagyan ng ano, habang minamarinate or pang marinate din yung ano yung Chinese wine, kaya lang ayaw ng alaga ko talaga ng Chinese wine at malalasahan niya talaga pag naglagay ka ng ano Chinese wine, ayaw na niyang kumain pag meron yun. Maganda yun, masarap pati kasi matatanggal pa yung ano yung lansa ng karne kung meron yun. So next is ano, gagawa na tayo ng or mag-slice na tayo ng luya, sibuyas, yung shallot, depende sa inyo anong gusto nyong gamit. Pwede rin yung ano, yung malalaki sibuyas. Ito para sa panggisa ko mamaya din sa ano, sa string beans saka sa ano baby corn. So kailangan kong dagdagan para sa karne din mamaya. Ganyan kasi kulang pa yung luya na. Kasi pag maraming luya mas maganda para matanggal yung ano amoy karne talaga. So, yun na siya.
Next ay slicein natin itong, hatiin natin itong baby corn. Baby sweet corn. Ayan siya. Para magandang tignan mamaya. Medyo paislantin natin yan. Ang bilis pumuro itong chelo ko. So, pagpagay natin muna dyan. Next ay itong sitaw or string beans. Kailangan natin putol-putulin. Yan. Kailangan pag ganyan nyo, kailangan paikot-ikot nyo ng ganyan. Gaya ng pagpaikot sa inyo ng boyfriend ninyo noong nanliligo pa. Para makita po yung kung may sira yung sitaw o wala. Kaya habang ginaganyan nyo, iniikot nyo rin para makita lahat. Ah, diba? Pasang-pasang. Ganito dapat. Dapat marunong kang magpaikot. Gaya ng pagpapaikot ng kaya na magtuloy. Kasi ako, wala pa akong pinaikot-ikot. Yun. O, diba? Paikot-ikot lang. So, ito na guys. Tapos na akong magpaikot. Ito lang ang alam kong paikutin. Hindi ko, hindi ako marunong mangikot ng mga tao. Ito lang ang pwede kong paikutin. Ako yung laging pinapaikot. Ang next na gagawin natin ay magpakulo ng tubig. Pa natin para mas mabilis yung pagkulo. Kasi i-blanch po natin itong baby corn at saka itong sitaw or beans, string beans. Para maganda yung pagkaluto niya, para parehas yung pagkaluto at magandang tignan. Hindi lusak, hindi mangitim-itim. Kasi kung yung minsan, kung hindi mo i-blanch ito, ang kulay niya ay mag-iiba siya. Parang hindi na siya healthy kainin. So, ayan, kumulo na siya. So, lalagay natin muna itong baby corn. Ayan. Ayan. Pakuluan natin at least 1 minute lang bago natin ilagay yung beans. Kasi mas mahirap lutuin kasi ito kaysa beans. So, ayan. After 1 minute, kailangan na natin ilagay itong string beans. Ayan. At after 30 seconds, pagkakulo, after 30 seconds, pwede na natin tanggalin or i-rinse ng malamig na tubig. So, ayan, kumulo na siya. Mga 30 seconds lang. Then, tanggalin na doon sa malamig na tubig. Ayan, tingnan natin. Ayan, kumulo na siya. Ganda yung pagka-green niya. Ayan, tama na yan. Baka manusok pa. So, off na natin doon. So, ayan. I-rinse na natin siya. Ito. Para hindi siya marusak. At masig yung pagka-crunchy ng gulay natin.
Okay lang na hindi na irerinsa na kung ano, kung na bisa na yung karne. Kung idadarisyo na lang sana. Kaya lang, hindi pa naibisa eh. Inuna ko kasi itong ano, gulay na linan. Kailangan ano, ugasan ng mabuti hanggang mawala yung init niya para hindi maano, malusak yung gulay natin. So, ito na siya. Ano na? Oh. Diba? Saka, crunchy siya. Hindi lusak kasi maganda yung pagka-boil niya, hindi masyadong ano. 30 seconds lang talaga pag nag-ano kayo, nag-boil. Pag mag-boil kayo ng ano, ng beans, 30 seconds lang. Tapos yung mga ganitong pa-i-boil ninyo ay kung igigisapan niyo ulit, ay kailangan at least 1 minute. Okay na yon. So, ayan. Ready to fry na. So, next ang gagawin natin, painitin natin yung wok muna. Bago natin lagyan ng mantika. So ayan, mainit na. So lagyan natin ng mantika. Konti lang. Panluto lang natin doon sa ano, luya. Kasi kailangan natin lagyan ng luya habang inaano natin. Pag pina-fry natin yan. Para yung ano, yung amoy ng karne, ng baboy, maano pa rin, matanggal yung lansa, maano. Kaya maganda yung luya pag ano, bago ka mag-fry, lagyan mo muna ng ano. Ano to, bago ka mag-fry ng karne, maglagay ka muna ng luya. Kahit isda, kailangan maglagay ka muna ng luya para yung lansa, hindi yan maano, maamoy pag kumakain ka, at saka mabango yung ano, linuto. So, okay na siya. Lagyan na natin ng bawang. Para lalong gumango yung ano, iluluto natin. Kung minsan, ang ginagawa ko, luya lang kahit hindi ko lalagyan ng bawang. Kasi kung minsan, minamarinate ko, lalo na pag matagal. Kanina lang kasi, 30 minutes ko lang kasi prepare yan. So, hindi kakayanin yung oras kung ilalagay ko yung bawang dyan. Kung pinang-marinate ko pa yung bawang. Pero kung matagal, lalo na pag magdamag or maghapon, yung ano, i-marinate, pwedeng-pwede nyo nang ihalo yung luya at saka bawang doon sa karne na ay luluto natin. So yan, antayin lang natin na mag-ano, mag-golden brown yung ano, yung bawang natin, saka natin ilagay yung karne. So, ayun na guys, pwede na natin ilagay yung karne ng baboy. So, habang ano, pina-fry, pwede rin natin ilagay yung sibuyas. Yan. Antayin lang natin na ang itsura niya ay maging golden brown siya para masarap. Saka medyo anayin natin loto ng mabuti. So, ito na guys. Pwede na to. Ayan sa itsura niya. Ano? Ay! Tulog. Sarap. Yan, so patayin na natin yung ano, boy, at i-ano natin, set aside natin muna. Kasi kailangan pa natin igisa yung gulay na. Ganyan lang po kasimple. Tapos,
pagkatapos ng tablahan na, yun. Ito na po siya. Yun. Ganda, di ba? So, dito na rin natin ano, igigisa yung gulay niya. Yung string beans at saka yung ano, baby corn. So, again, luya muna. Kasi pag yung bawang muna, mabilis kasi masunog yun. So yan, na golden brown na po yung ano, yung bawang niya, so ilagay na natin yung gulay. Yung dinance natin kanina. Lagyan natin sa medium high kasi at medium fire kasi ano. Nakalakunin. So yan, para may ano, magkalasa din, lagyan natin ng konting oyster sauce. Para magkalasa din. Ito na siya. Ay, lalagay na natin yung parnya. So, okay na guys. Para magkakulay naman konti, lagyan natin ng konting dark soy sauce. Yung lagi kong ginagamit. Konti lang. Pwede lang patayin nyo ako. So, ito na po guys. Yan o. Diba ang gandang tignan? Saka para-parehas yung pagkaluto niya dahil dinablans po talaga pag may mga ganyan na niluluto. So, thank you for watching and please subscribe LJ01 Vlog. Thank you.